Positively Delivers, this is Dr. Gigi Lisunga from Rockstar Technologies Incorporated. Magandang gabi na sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Lisunga. And sa lahat mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education and investment opportunity, mag-PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so pag-usapan natin ngayon ang salitang pagyaman. Balik tayo sa pagyaman, okay? Tandaan natin, ulitin ko, let me reiterate, gusto natin umaman para masustain ang personal needs natin, makatulong tayo sa family and other people, sa church at sa community natin. That's the reason, okay? Sinasabi ko po, yayaman tayo, hindi para lang mag-ipon ng pera, okay? Yung pera ko po, ano po siya? Hindi mag-ipon, ibig sabihin yung sarilinin, di ba? So, meron tayong paggagamitan ng mga pera, okay? Alright, kasi papadaanin lang ni Lord ang blessing. Ako naniniwala, si Lord, pinapadaan niya lang ang blessing sa atin, okay? Alright, so, you cannot be rich unless you do this, okay? So, lahat mong gustong yumaman, kailangan ito ang gawin natin. Ito po ay narinig natin sa convention. As you know po, umaten tayo ng IMG convention. Yan. We're rocking IMG. Yan. Galing tayo sa City of Dreams. We receive awards. So, thank you IMG. Thank you Rockstar Team. Let's go, let's go. Join ka na sa Unstoppable Team. Yan. Rockstar po yan. Okay? So, sa dami ng napakinggan natin, speakers, the big three natin, Sir Rex Mendoza. By the way, Sir Rex Mendoza, thank you ha. Kilala niya po ako kasi nagpa-picture ako. Sabi ko, pa-picture tayo, Sir Rex. Sabi niya, I know you. You are Doc Gigi, di ba? Ang taray, di ba? Nanonood si Sir Rex. Thank you po. Maraming salamat. Ito yung mga books ni Sir na sambay binili natin. Basta namili tayo ng books niya. Thank you so much, Sir Rex ha. Okay. So, ito, ipunin natin yung mga ano, summarize natin na narinig natin. Okay? You cannot be rich unless, number one, you increase the money factor. Okay? Dapat merong involved na pera, okay? Sa pagyaman, okay? Increase the money factor, okay? Kasi pagyaman eh, when you say wealth, pagyaman, it involves money. So, dapat it involves money factor, okay? So, paano yun, Doc? Unang-una po, ganito. So, para tayo yumaman or hindi kaya yaman, unless you do this, unless you increase your cash inflows. Cash inflows, okay? So, ano ba yung inflows? So, ngayon, kanina, nag-research tayo. Ang ibig sabihin ng inflows po, ito yung money you receive from as a result of financial activities, sales, investments, and other activities, okay? So, yan po ang ibig sabihin ng cash inflows, okay? So, sa atin po lahat, unahin na natin, okay? So, you cannot be rich or hindi kaya yaman unless dagdagan mo ang financial activities mo. Hindi pwedeng puro activities, but not about finances, di ba? Damian mo ang meeting mo about finances, di ba? Damian mo ang meeting mo about business. Damian mo yung mga binabasa mo about money inflows. Damian mo yung binabasa mo about business, about how to increase your income, how to increase your cash flow. Damian mo rin pa ipag-usap mo on how to accumulate wealth, on how to do this, do that, on wealth management or financial management. So in other words, increase your financial activities. Okay? So, first question sa inyo ni Rockstar, ano yung mga financial activities mo? Maghapon, anong ginagawa mo? Diba? Maghapon kang naglaba. Paglalaba is not a financial activity. Kaya diba sabi ko nga, dinodjoke ko yung mga nanay, sino ang gusto mong yumaman mga nanay? Pag gusto mong yumaman, mga mami, nasa bahay, ibayad ang paglalaba, ibayad ang pagtutupi ng damit, ibayad ang paglilinis kasi these are not financial activities. Magbayad ka ng 500, 1,000 and you do something financial activity. Okay? So, yan ang first challenge ko sa inyo. Reviewin mo, ano yung mga activities mo everyday? Alin dyan yung it involves money? Okay? Dok, puro it involves ano po, pag-ayos ng bahay, di ba? Pag ganito, ganito. So, dagdagan mo, mag-insert ka ng other activity. Okay? So, second na dapat natin pong gawin, di ba? To increase your cash inflow is, ito, investment. So, tanong ko sa'yo, may investment ka na ba? Alam nyo, ngayon na, alam ko, kumita na kami sa mutual funds. Di ba? Nag-increase na, tumas na yung value. So, if you, nire-review ko kanina kasi nga po meron kaming portal. By the way, if you join IMG, magkakaroon ka ng para mong sariling website. Portal po yon. So, nandun po ang kapartner natin, Soldibo, wherein kapartner natin, Sir Rex Mendoza, di ba? Company niya po. So, kaya speaker natin siya kahapon. Kaya ako, confident ako na mag-invest sa mutual funds. So, kumita na po kasi nag-start ako 63 cents lang eh. So, kahapon parang hindi ko alam, tama tingin ko 1 peso na or ano. So, ibig sabihin po,
it gives you additional source of income. Okay? So, kaya kailangan meron kang investment activity para kayo maman. Kailangan nadidiscuss mo rin nasa vocabulary mo ang investment, di ba? Third po, another activity na magbibigay ng inflow, sales, di ba? Dapat nagbibenta ka, sell something, di ba? Sabi ko nga lagi, magbenta kay kahit ano, okay? Simulan mo sa pagbibenta ng mga bagay-bagay, di ba? Diyan madidevelop ang skill mo, okay? That's the first. Hindi ka yayaman hanggat wala kang cash inflows, okay? So, hindi, kaya nga dito papasok yung lagi na lang sinasabi ko, hindi pwedeng nagtitipid lang tayo lagi, nagbabudget ka lang lagi, di ba? Pag hindi nadagdagan yung 10,000 na income mo, hindi ka yayaman. Tanda mo yan. Pag hindi nadadagdagan ang 20,000 income mo, hindi tayo yayaman. Okay? And second po, so, hindi ka yayaman hanggat hindi nag-increase ang cash inflow mo. Second, hindi ka yayaman hanggat hindi mo minumultiply, okay, yung cash inflow mo. So, ganito po siya. So, may cash inflows, dumating yung income mo. For example, meron kang sales, nagbenta ka, meron kang commission na 10,000 pesos. Okay? So, kailangan, if you want to multiply that money, meron ka pang another set of activities. So, in other words, hindi lang tatlong activities mo para kayo maman. Hindi lang financial activities, meeting, hindi lang investment, hindi lang sales. Kumbaga, may after activity. Diba? After sales activity, after investment activity. For example, yun nga po. So, kumita ka ng, nagka-commission ka 10,000, meron kang next activity. It doesn't stop there. Hindi ka yayaman unless yung 10,000 na commission mo sa sales, minultiply mo. So, pwede mo lagay sa business, pwede mo lagay sa other investment. Okay? So, yung kinita mo sa business mo, hindi dapat nag-i-stop dyan. Kailangan meron niyang pinaglalaanan na iba pang activities. Okay? Kaya marami nagsasabi sa atin, Dok, ang dami mo ng income, no? Sabi ko, yung income ko, nililikutan ko kasing buhay. So, pag may income ako sa ganito, yung nilalagay ko sa ibang bagay. Marami akong activities. Kaya pag nakikita niyo ako, si Dok, kung saan napupunta, kung ano ginagawa, di ba? Kasi nga, pinupuno ko ng activities. Kasi that's the rule, eh. Unless you do some activities, financial activities, you cannot become rich. Right? Okay? So, you multiply yung, linawin natin, ha? Cash inflow, yung dumating na pera, you have to multiply. Okay? And third, na dapat mong gawin, unless you do this, hindi ka yayaman, is to add time. Time ang kakampi mo sa pagyaman. Diba? So, kaya nga, you need time to grow your business. Hindi tayo nagmamadali sa pagsasara ng negosyo. Diba? Hindi tayo nagmamadali sa alimbawa, kumita ka ngayon, tinitinan mo na, hindi yata ako yayaman sa investment na to, eh. Diba? Hindi yata ako yayaman sa sales na to. You need time to grow your money. Diba? Iyan yung diniscuss ni Sir Noel na puro plus yan, eh. Plus time, rate of return, and money. Kasi yan ang tutulong sa'yo para tayo yumaman, mga kapatid. Okay? So, these three things will help you na yayaman tayo. Okay? Kaya ito, question ko sa'yo, ha. Are you doing this? Kung nagmamadali ka masyado, wala kang time, hindi ka yayaman. Okay? Tapos second, kung hindi mo minumultiply ang mga kinikita mo, hindi ka rin yayaman. Okay? Kung wala kang inflow, fixed, constant ang inflow mo, hindi na dadagdagan, hindi tayo yayaman. Alright? So sa atin lahat na gustong yumaman, you have to increase your cash inflow, you multiply that, and you add time. Okay? So sana nakatulong tayo sa lahat ng manonood sa atin na gustong yumaman. And if you want to join my team, more of this topics dinidiscuss natin gabi-gabi po. Okay? Free po yan. Free webinar para sa atin lahat. Okay? And please share this video sa lahat maibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and or night na. Let's go, let's go. Thank you po. Gabi na po. Mag-gym pa ako, eh. Let's go. Let's go.